Hello guys, good morning. As usual, nag-pick up na ako kay Chloe. Naayos ko na po yung pag-vlog ko. Nasa taas na po siya. Actually, hapon na po ngayon. Nag-i-tap ako ng school bus ni Chloe. Kasi ang tagal dumating. So guys, nabalitaan ko na meron na magbagay kaparating sa aming munting na yun. This week, magiging freezing cold na daw po talaga. Naghahandaan ko ang aking freezing cold outfit. Charot! Hindi pa rin talaga natuto na yung snow, pero so far, hindi na siya masyadong malamig kahit feels like -6 na siya. Dahil nasanay na yung katawan ko. Pero parang mainit na nga. Kanina umaga, hinapin namin si Chloe sa school bus. And sorry, ang mata ko po sa nakatingin kasi nahihintay ako ng school bus. Ano ba yung sinasabi? Sinasabi ko nga, kanina umaga, hinapin namin si Chloe. And nag-i-snow, pero hindi naman siya ganun kalamig. So, tolerable na yung snow. I mean, tolerable na yung lamig. Pero ngayon, this week daw magiging freezing cold daw. So, gandaan namin yan. Pinasuot namin siya kanina ng makapal na jacket. Nag-layer-layer na siya. So, ay, guys, sandali lang, hintay ko na lang yung focus na ako dito muna. Thank you.
Hello guys, good morning. Let's have a quick brunch. So my breakfast for today is French toast and then ham and then some mozzarella cheese. Tapos nilagyan ko ng mayonnaise. Mayo. Sarap kasi na toast yung ham. So, umuha ko ng isa para sa kapatid ko. And the other one is for me. Hello guys! So, tingnan niyo kung ano yung dumating. It's my luggage! It's my luggage na nakwento ko nung nakaraang vlog. So, ito yung luggage ko na nawala nga nung na-load off kami. So, hindi na na-load off nga kami. Hindi na nila natanggal yung bagahe ko. So, ililink ko na lang yung video na kwento ko yung lahat na nangyari doon. Hindi ko na ikwento dito kasi ang haba na nga. So, ayun. Guys, dumating na siya. Pagdating namin mismo dito sa Canada, port kami agad dun sa Air Canada. And after nun, nag-file sila ng report. So after that, I have 21 days to find my luggage and send it directly to our apartment. So ayun na nga, ito na. I think exactly 19 days or 18 days dumating siya. I think 19 days because they still have 2 days bago matapos yung 21 days. So came a little bit early, pero late pa rin. And ayun, I have my luggage na. Everything is settled. Ooh! Open! Unbox! Unboxing! Sana all sexy! Sana yan! God, din nilaghalin nga kalupaan. Shhh! Tagalog tayo sana dito, guys. All, ang Tagalog dito. Naka-Japan, kag naka-Pilipinas. Tagalog tayo dito, dai. Sana all nakapunta ng Pilipinas at saka ng Japan. Pero yung tao, hindi nakapunta. Oh my gosh! Amoy Pilipinas ba? Natawa rin yung kung namoy Pilipinas. At iba yung amoy. Amoy hulas. Kaso. Sorry. Oh, ito na ang aking mask. Ang inaantay, yung pink. Kasi maganda yung pink na ginagamit ko pang duty. Very good. Magandang pasalubong mask na pink. Tag 50 pesos lang yan, dai. What's this? Oh, your Michael Kearns. Yes, my shoes! Your favorite shoes from Japan! Yung shoes ko na sobrang bet. Ari-ori ko po. Girl, hindi naman kasi sa kamay ko to, girl. Ano ba naman ito, girl? Pa-tweet. Pa-sexy-sexy lang, ina. Naro. Oh my God, hindi magkasya, girl. Sa ano ko pa lang. Sorry, tumaba kami dito. Ito na pala yung size ng Pilipinas. RRJ! From yes, RRJ lang tayo. Look. See? RRJ. Pambahay lang. Kasi once in a year lang magsasabi. Maganda kasi yung tela ng Pilipinas, guys. As in, kung... Ano pa? Basta iba talaga yung tela natin. Amo mo lang na! Wow, ang dami! ang dami tapos sa lubong galing Pilipinas. Tatlong t-shirt. Yeah, so... Ang saya. Are you happy with your 3-piece t-shirt? Oh my God, I'm so happy. Siguro ano lang na, mga 2,500 total. Oh my goodness, tapos ipang papabahay mo lang, girl. Parang yun mong cash. Uy, nami kaya ang tela. Huwag kaya. Ano ba to? Huwag kayo dyan. Maganda yung tela ng RRJ. Kayo dyan. Yung jug nga sana kaso wala na kaming pera. Oh my God, kailangan na
natin magpapayat. Diba? Namitela niya. Ana? Kahit amoy na lang ng Pilipinas. Ano mo tao? Oh my God. Parang ano nasa mall ng SM. Uy! Ano? Alcampo! Ano natawag siya na? Inang ano? Inang bilog na pala? Inang pangkontra sa ipis? Una, hindi po mix. Netball? Ano na? Stambles? Itong balls? Basta balls? Taro nga man, day. So, ito yung planner na pinakahihintay ko na hindi ko maumpisa-umpisahan kasi wala akong luggage. Ganda kaya ano ito kasi, oh, look ko, oh, binili ko ito kasama ang aking best friend. Tapos, tisyo pa ako nag-coffee break, oh. Kasi nag-coffee break kami minsan, tapos tinago ko yung tissue. Ito yung gusto kong umpisahan kasi may mga prompt siya. Oh, look at this. Huwag puro plano, dasal-dasal din. Huwag din puro asa, gawa-gawa ka as well. Oh. Application form sa lang, oh my gosh, in case of emergency. Oh, mga, my last year in prayer, mga prayers ko this year. Ito na yung pinaka-planner niya. Monthly planner niya, tapos meron siyang daily. Ang ganda. Air Canada, sorry po. Kapag binawawala po kayong earphone. Ay, sa Air Canada, good morning. Ah, sa Japan Airlines. So Japan Airlines galing eh. Oh my god. Oh my god. Lagot ka sa Canada Airlines, naging Japan Airlines. Ay, ganda ng mask ko. From Philippines. Isuksok. Eh, today. Wala po kasi akong earphone sa aking laptop. Na maganda. Nakita ko yung ano, yung Japan Airlines, maganda. Nakalibre ka, girl. Kung may nawawala po ko yung earphone, paso, headphone, sorry po, nandito po sa akin. Nandito po kay Paging. Ang ganda ng earphone nila, promise. Pwede mo na i-announce, tira. Pwede mo na sumahin. Huwag nyo naman sanang i-sabi nyo sa Japan Airlines. Hatak pa na sa inyo, diba? Diba? Ano na naman to? Siguro mga $5 lang naman to. Ben. Parang libre na nga lang to dapat eh. Clock strikes midnight, fireworks light for a moment, it feels just right. Smiling faces, warm embraces, possibilities all ignite. Today nagpublish ako ng ad sa Facebook Marketplace na sino magpapagawa, magpapadrawing. Sino magpapadrawing. Naghahanap talaga ako ng gagawin kasi bored na talaga ako. Usually kapag nagpo-post ako ng ad sa Facebook Marketplace, doing good talaga. Compare dun sa Pinas, kapag nagpo-post ako sa Marketplace, talagang walang pumapansin. Pero dito sa Canada talagang napapansin siya. So, as a start, feeling ko mag-accept lang ako ng drawing. Sorry. For those of you who don't know and for those of you who are new here, I am an artist. I draw people. Yun lang, I draw people. Share ko lang dito yung mga picture ng mga drawing ko. Pero, ayun. And yun nga, di ba nakatapos na kami nagbakasyon? Di ba nga nagbakasyon kami, sobra 1 month kami dun. So, pagbalik ko dito, talagang tenga ako. Nakaka-guilty, pero inaliw ko na lang yung sarili ko. Kasi, ayoko maging hard sa sarili ko. Pero ngayon, since February 2 na, actually kahapon pa ito gustong gawin. I-share ko sa inyo yung journey ko dito sa pag-publish ko ng ads sa Facebook Marketplace dito sa Canada. So, ito yung ano ko, ito yung ipapublish ko. Ito yung mga wordings. So, medyo tinaasan ko yung rate ko sa sketch. Kasi marami akong ino-offer na klase ng drawing. Merong colored, merong charcoal, which is the black and white. Merong sketch,
minsan meron din akong oil. Last year, nakafocus na ako sa color, sa charcoal. So, pero this year, gusto kong i-minimize yung ginagawa kong drawing para hindi ako nagiging lubmok. Tsaka, mas okay sa akin yung sketch kasi lapis lang yung kailangan. Unlike sa colored na talagang mabusisi na ang sakit sa ulo. Tapos, kailangan mo pang i-color match yung color. Kailangan mo pang... Basta maraming gagawin. And same din sa charcoal. Mabusisi din ako talaga sa charcoal. Ngayon, this year, sabi ko, let's go basic. Mag-start lang ako sa sketch muna. So, ito yung sketch ko. Makita ko sa inyo yung... Wala na talaga akong mahanap na ano, ng mga gawa ko last year. Maghanap na lang talaga ako ng sa file ko. So, ito siya. Isa to sa mga favorite kong gawa last year. And also, this one. Yan. Hindi ko alam kung tapos na ba itong ginagawa ko. Pero hindi pa. Basta, wala talaga akong mahanap ng picture. Pero ito, feeling ko tapos naman natin. Yan. For 2 person naman yan. So, iba naman yung rate ko dyan. So, ginawa kong starting rate is $80. Wala lang. Gusto ko lang talagang mahalin para konti lang yung magpagawa. Kasi dati na-try ko na ang mura lang. Parang mura ko lang binigay. So, ang hindi naman kinagandahan nun is, natambakan ako ng trabaho. So, ngayon, gusto ko medyo mahal para konti lang yung magpagawa. Tapos, quality pa yung gagawin ko kaysa naman sa... Magaganda naman yung nagawa ko last year, pero feeling... Pero nakulangan ako sa tulog kasi nag-overtime ako kaka-drawing kasi deadline na kailangan bukas. Parang gano'n. Pero ngayon, gusto ko talagang ano, mahalan para na magkaroon ako ng time sa sarili ko at magkaroon din ako ng time sa pag-YouTube ko. So, ayan. Let's post! Try na natin tong next! And then, baka may ilo-ilo ko ito. Publish na ba? Oh, ayun na! Reach mo buyers, posting turns your listing to Facebook ads. Hindi na ako nagbo-boost. Last year, nagbo-boost ako ng listing. Pero ngayon, ito, try kong wag na. So, ayan na yung aking listing. Tapos, nilisting ko na itong Zendaya. Talagang pamigay na lang yung presyo. 200 na lang talaga. Guys, bilhin nyo naman. Tapos, nag-printing service din ako. $1 lang. So, kung gusto nyo magpa-print, i-message nyo ako. Ito yung profile picture ko. Search nyo lang yung name ko. Or, ililip ko na lang sa baba. Para kung gusto nyo magpa-print, maganda yung quality ng printer ko, guys. As in, magpa-print lang kayo sa... Nagbenta. So, ayun. We'll see kung anong kalalabasan. Kung ano, magkano ba yung earnings ko matapos ang buwan ng February. Sabihin ko na lang dito, yung goal ko lang this month, hindi na ako hindi ko natataasan yung goal ko ngayon. Kasi gusto ko lang talaga part-time. So, yung goal ko lang ngayong month is 1,000. So, $1,000 lang ang goal ko this month. And kapag sinerte, tapos may magpagawa pa, di go. Basta yun lang talaga yung goal ko is yung 1,000 this month. And then, maybe sa printing wala naman akong limit. Pero sa drawing, talagang gusto ko ilimitan kasi nagbamantay din ako kay Chloe. Yung ako ma-stress. Unlike last year, talagang stress na stress ako kasi ang dami kong deadlines. Tapos stress pa ako kay Chloe kasi hindi ako makapag-drawing kasi nagbabantay ako. So, ayun. Yun lang yung goal ko is 1,000 sales on custom portrait drawing. 1,000 sales sa custom portrait drawing. And sana mabenta ko yung Zendaya oil painting ko, which is $200 lang naman. Guys, pag binili nyo sa akin, ibigay sa inyo free shipping. So, anywhere in Canada. So, yun. O, contact nyo lang ako sa email nyo. Sabihin nyo sa akin na gusto ko yung Zendaya ganito, ganyan. So, payment is through e-transfer naman. Kapag nasa Canada kayo, alam nyo yan. And, probably yung goal ko this month. Goal ko this month, makapag-print lang ako ng at least, I have 100 pieces na photo paper. So, gusto ko lang siyang ubusin and we'll see if i-continue ko siya next month. We'll see. Maybe next March, update ko kayo kung magkano yung kinita ko sa Facebook Marketplace. OMG guys, good news. Hindi to ko nag-iintay kami sa labas. Diba, nakaka-post ko lang ng ads ko sa Facebook na sinong papagawa ng drawing. So, and luckily, ngayon lang, nag-text yung previous client ko last year na nagpagawa sa akin ng colored portrait. So, malaki yun, mga 18 by 24 inches. And medyo mahal-mahal din yun. So, I am
really happy kasi parang ano lang, parang in-attract ko lang siya. Kasi nga kanina lang ako nag-post, tapos yun biglang may nag-message. Previous client ko din yun, so usually kapag nag-detect yung mga previous clients ko, talagang go na yun. Hindi ka na kailangan mag-chika-chika, wala ka na kailangan ipita ng mga samples. Kasi nakagawa na ako ng drawing sa kanya last year. Really happy na meron akong gagawin na. Pero this Saturday niya kakailanganin, kaya kailangan kong double time. Pero it's fine, it's a good start for me. It's a good start kasi rush. Usually doing good talaga ako pag madalian. Hindi naman sa literal na madali, pero pag alam kong may deadline, talagang proskido akong tapusin agad. Unlike if yung deadline is next month pa, so parang magpa-procrastinate pa ako mga ilang weeks niyan. So yun, mas gusto ko talaga minsan may deadline. Alam ko yung date kung kailan kailangan, and lalo na kapag may exact time. Kasi yung mga client ko dito, talagang dumadayo pa sila para lang ma-pick up. So yung sa akin is dapat talagang on time ko rin matapos. So ayun, usually yung pinaka-ano ko talaga is dapat 5 hours before i-pick up, tapos ko na. Or nag-free-frame na ako. So ayun, really happy, meron na akong gagawin. So ayun, update ko kayo ulit. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed, and see you on my next one. Bye!